isa sa magiging bangungot ni Inoue ay ang kwadro alas ng Pilipinas na si John Rail Casimero. Isa sa pinakamainit na labanan sa mundo ni Casimero ang labanan ni John Rail Casimero at Naoya Inoue, monster ng Japan laban sa kwadro alas ng Pilipinas. Ngunit dihado sa pananaw ng marami ang Inoue dahil sa estilo ng kalaban na katulad ni Manny Pacquiao na in and out. Pero sa aking pananaw, malaki ang tsansa ng Inoue na mananalo. Bakit? Una, maraming beses na si Casimero na maging underdog tulad ng laban ni Luis Alberto Lazarte ng bansang Argentina kung saan nagkagulo nung tinalo ng Pinoy ang kanilang paboritong boksingero. Samantala, si Inoue naman dalawang beses pa lang lumaban sa labas ng bansang Japan. Pangalawa, masasabing nasa prime time pa si Casimero dahil tinalo niya ang huling limang kalaban via technical knockouts. Pangatlo, di hamak na mas malakas sumuntok si Casimero at good finisher. Ika nga, pag tinamaan ka, tapos na ang laban. Sa kabilang banda, magaling naman talaga si Inoue. Napakatindi ng kanyang mga katama sa katawan at sobrang bilis rin ng kanyang kamay at makikita ito sa laban nila ni Nonito Donaire. Pero ilang beses na huli ni Donaire si Inoue na sa tingin ko pag tinamaan ito ni Casimero ay may kalalagyan ito. Matatandaang wala na sa prime time si Nonito Donaire at hindi niya nagawang enough out. Dito makikita ang lamang ni Casimero pag nagkatamaan, lamang sa experience, at sa palagay ko ito ang naging susi ni Casimero para talunin si Inoue. Kaya dapat nasa tamang kondisyon at tamang ensayo rin si Casimero dahil alam natin na binansagang monster ang kalaban at hindi ito tawaging monster kung kapitiks-pitiks ito lumaban.